What's up mga guys? Ito ako ngayon sa ulit. Nagbibideo ako dahil sa karanasan ko nung pagpunta ko ulit dito sa Saudi. Alam nyo ba guys na ang baking soda ang nagpa-abroad ulit sa akin dito sa Saudi. Itong baking soda, laking pasalamat ko dito dahil naka-abroad ako ulit, nakapunta ko dito ulit sa Saudi. Kung wala ito, hindi ako naka-abroad. Ngayon hindi ako nakabalik sa Saudi. Dahil Totoo ang baking soda guys, na talaga epektibo siya para sa kidney stone. Dahil ako, nagka-kidney stone ako, dahil sa tulong ng baking soda guys, naka-abroad ako ulit, nakapasa ako sa medical. Dahil una guys, pag medical ko, hindi pa ako nag-ano ng ano, yung baking soda. Kasi akala ko, healthy ako. Kasi healthy ako guys, totoo healthy ako sa ano ko lang sa tingin ko. Kaso, nung nag-apply ako, kasi nagpahinga ako ng mga ilang buwan bago ako nag-apply, galing ako ng Saudi, nagpunta ako sa ano, sa Landbis, Bacolod. Nagpa-interview ako. Nag-apply ako ulit dito as in electrical technician. Tapos, nung nagpunta ako sa ano, pasado ako sa exam, pasado ako sa interview. Ngayon, sabi nila, para hindi ko malayuan, pumunta ako sa Iloilo, magpa-medical, para malapit lang doon sa amin, sa Pasig City lang kasi ako. Pagka kinabukasan, nagpa-medical ako sa Iloilo. Ngayon, guys, yung problema ko talaga, kasi nagtaka din ako sa katawan ko, malaki ang katawan ko, maliksi ako, kaso yung pag konti lang ano yung katawan ko guys, pindutin ko lang ganyan, idiin ko ng ganyan, pantal yan guys, pantal yan, idiin ko ganyan, kahit saan sa katawan ko, ganunin ko yung pisngi ko, pantal yan, pati yung paa ko, mauntog lang kaunti, pantal yan guys. Tapos nagpamedical ako, dahil hindi ako naniwala sa ano, ganun, yun lang kasi maliksi ako eh. Pag medical ko, nagtaka ako, yung creatinine ko, 230 yung creatinine ko. Sabi ng ano, pagka kuha ko ng result, 230, hindi ako maka-abroad kasi bawal yung creatinine, mataas. Na-request sa akin ng ano, yung nag-ano sa akin, yung doktor, magpa-ultrasound ako. Ngayon naman, sabi ko magpa-ultrasound ako. Kung paano yung ultrasound, para lang sa ano, nagbubuntis. Yun, sabi ko. Hindi sir, mag-ultrasound ka kasi ano, parang may diferensya sa kidney mo. Guys, sabi ko, paano ko nagka-diferensya sa kidney, ma'am? Healthy naman ako. Sir, ang kidney po, hindi mo nalalaman yan kasi maliksi ka, kasi malaki ang katawan mo. Ngayon guys, nagpa-ultrasound. Pag-uwi ko, kinabukasan ng ultrasound ako. Totoo nga guys, yung sabi ng doktor, may kidney stone ako. Ang sa ano ko, kanan ko, 11.9. Andito sa kaliwa ko, 10.7. Yung kidney ko. At saka ang sabi nila, stage 3 B+ yung kidney ko. Kidney stone. Yung kidney stone ko guys. Yung ano na. Sabi ko, nagtaka ako. Ba't nagkaganon? Yung masigla naman ako. Hindi ako naniwala guys. Hindi ako naniwala. Pumunta naman ako sa ano, sa hospital sa amin para makamura ako, hindi ako niwala doon sa ultrasound. Nagpa-creatinine ako guys, patingin ako, tapos nagpa-ultrasound ulit ako doon, ganun pa rin yung resulta guys. Sabi ko, ba't nagkaganon talaga? Sabi, naisip-isip ko, ba't nagkaganon? O ganyan, nagmuni-muni ako sa tindahan ko kasi nagbantay ako tindahan ko kasi yung asawa ko sa abroad eh. Kasi gusto ko talaga makapagtrabaho ko sa, makabalik ako dito sa abroad para yung asawa ko, pauwiin ko naman siya. Siya yung magbantay sa mga anak namin at saka sa tindahan. Kaya ngayon, muni-muni ako, naisip ko, wala akong pira pang ano, pang pa sa Manila, kasi sa Manila, mas maganda ang medical doon. Di, nangutang ako sa yung Bombay, ng 3,000 para maka-abroad lang ako, makapunta ako Manila. Pagdating ko sa Manila, guys, sa main office ng Landbis,
nag-ano ako doon, nag-report. Sabi na, sir, may ano ka, ito pala yung ano mo, yung resulta ng medical mo doon. Kaya, kung gusto mo, sir, mag-medical ka ulit. Nag-medical ako ulit, guys, sa ano, sa Argiles Medical Center, Argiles yun. Pamedical ako kinabukasan. Pag-medical ko, guys, ito na naman. Lumabas naman yung resulta. Yung creatinine ko, tumaas pa. 240 ang creatinine ko. Tapos sabi ko, lumala ang creatinine ko. Tapos, request ulit nila, ultrasound. Ko, ultrasound. Ultrasound ako. Ka-ultrasound ko, yun pa rin yung resulta, guys, ng kidney stone ko. Sa kabila, sa kanan ko, 11.7. 9. Tapos dito sa kanan, ay, kaliwa ko, ano, 10.7. Ko, ba't nagkaganon talaga? Kaya napaisip na ako, guys, talagang totoo pala yung ano, ultrasound, na tatlong ultrasound ko. Saka dyan pa yung mga clinic na yan. Dyan pa yung mga clinic. Nagpa-ultrasound ako dyan sa Makati. Nagpa-ultrasound ako dyan sa clinic. Kalimutan ko yung pangalan. Tapos doon sa ano, sa PMP Medical Center, nagpa-ano ko doon, creatinine. Tapos may isa pa dyan na ano, sa top, nagpa-creatinine din ako, guys. Ang creatinine ko talagang mataas. Ko talagang ano, may palyado ang kidney ko. Tapos sabi ko, ano kayong gagawin ko? Tapos pag may tumaas yung ano mo, guys, yung creatinine, saka yung ano mo, uric acid, kasi may kidney stone ka. Kidney stone dun sa kidney mo, mayroon ka. Kaya tumataas yung creatinine at uric acid mo kasi may kidney stone ka. Ngayon, guys, nagmuna-muna ako dahil pumunta ako dun sa ano, nag-report ako ulit dun sa medical center. Tapos sabi niya, sir, wala kami magawa dyan. Puntahan mo tong doktor na to. Pababain mo yung ano, humingi ka ng resita or waiver. Kasi manghingi ako ng waiver. Sabi ko, punta mo na ako sa agency. Sabihin ko, manghingi ako ng waiver dun sa ano, sa doktor na para magresita sa akin ng para sa uric acid. Hamakin mo, guys, tag 24 yung isa. Tapos, ang problema pa, 1,000 piraso ang bilhin ko para daw sa uric acid ko. Ko 24, ang putar kalaking pira na yan, ha. Good for 2 years daw yun. Sabi ko, putar kalaki. Tapos, sabi ko, balik ako sa agency ulit. Ma'am, pwede ako manghingi ng waiver lang dun sa Argiles para makaalis lang ako. Nagmakaawa na ako, guys. Ilang bisis ko bumalik dyan sa ano, Landbis. Dahil may sa problema ko. Nang ano, sabi ng ano naman, yung manager ba yun, supervisor, yung babae, pumunta ako dun sa Argiles. Sinabi niya ako. Pagpunta ko dun, guys, sabi ng ano, guys, ng tawag nitong ni Ma'am Argiles, dun sa ako sa taas yung presidente ng ano, ng clinic, umakyat ako. Sabi niya, sir, andyan yan sa rules ng Saudi na ang ano, kidney stone stage 3 chronic kidney na yan, chronic disease yan, kaya hindi ka pwedeng makaalis sa bansa, bawal yan yung chronic disease, kasi chronic yan, chronic disease yung sa iyo, sir, chronic kidney. Kung ma'am, paano lang siya, hindi talaga pwede, sir, kung papayagan kita pag pumunta ka sa ibang bansa, ano mayara sa iyo dun, madisgrasya ka or mamatay ka, kami yung balikan kasi alam pala nila may kidney stone ako. Ba't pinayagan pa? Di wala ako nagawa. Di pumunta ako sa ano, sabi na sa agency, sabi ng agency, wala kami magawa, sir, kasi dati may pinaalis din kami na ano, may kidney stone din siya, na chronic kidney, chronic disease na yan, sir, sa ano, pinaalis kami 6 na buwan lang na ano, nagkasakit siya doon, pinauwi siya kasi hindi na siya magapan. Doon, pagdating sa Pilipinas, sir, namatay siya. Kung ikaw, sir, palisi namin, baka masira pa yung ano namin, yung agency namin. Kaya, sabi ko, o sige ma'am, wala na akong magawa. Mag-ano muna ako, uwi na lang ako, sabi ko. E ngayon, dalawa kasing tinitrayan ko sa Manila, guys, yung kay Tita Magding, saka kay Tita Suraida, sa ano ng asawa ko, tiyahin ng asawa ko.
Umuwi ako dun sa ano, sa kanila, kanila titiding. Parang maiyak ako, guys. Maiyak ako, anong gagawin ko? Tapos, hindi ko pa sinabi sa asawa ko. Hindi ko sinabi. Tsaka guys, sa totoo, mga buhay pa yan, ano, mga witness pa yan. Yung Argil, yes, andyan pa yung record ko dyan. At saka yun dun sa PMP Medical Center. At saka dito yung may ano, sa ano din, sa Iloilo din, buhay pa yung mga, andyan pa yung hospital, andyan pa yung medical clinic, at saka medical center din sa ano, sa Iloilo, mayroon din doon. Mga buhay pa yun sila, sila yung witness sa ano ko, sa kidney stone disease ko, sa chronic kidney. Tapos nung ano na, muni-muni ako guys, balik natin doon na, muni-muni ako, wala akong magawa. Pagsabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, paano yan? Umuwi ka na lang doon sa ano, sa Iloilo. So ko, hindi, gamutin ko to. Nagbigay sa akin yung ano, ay pumunta ako sa mga ano, yung butika. Hindi ako pumunta sa Mercury kasi hahanapan ka ng ano, yung ano talaga, resita. Pumunta ako sa mga ibang clinic, yung pharmacy. Ayaw din talaga nila kasi hindi nila alam kung ano yung klaseng ano ng kidney stone ko, malaki na ba, maliit pa, kaya hindi sila magbigay. Kaya ngayon guys, ang ginawa ko, may doktor ako nakilala guys, may doktor ako nakilala, kaso si Google yun guys, ang doktor ko. Tapos pangalawang doktor ko si YouTube, yan lang ano ko guys, doktor ko. Sinearch ko yun sa ano, sa Google, paano ang ano ang gawin ko, home remedy sa kidney stone disease, sa chronic kidney. So pag search ko doon guys, pagtingin ko, yun pa lang ano guys, resulta yung ano pa yun, iba, lemon, apple cider, ganyan. Pero yung ano ko guys, mas madali, mas mura sa atin yung baking soda. Ito mas mura siya sa atin sa Pilipinas. Ito mura siya, baking soda. Kaya sabi ko, bibili ako na lang ng baking soda, mas madali. Di, sabi ko, nagpadala yung misis ko. Sabi, may ano ko, hindi ako uwi, gagamutin yung ano ko, bibili ako ng baking soda. Kaso, may pasalamat pa rin ako guys, kasi may tumulong sa akin. Nagbigay siya sa akin ng baking soda, yung tagalinis ng kuko sa baba na bahay nila Tita Iding. Kasi yung baking soda, ginagamit daw niya pang ano sa mukha niya, pampalinis at saka sa ipin niya. Tapos marami pa. Sabi niya, boy, wag ka na bumili, may baking soda ako doon. Kaya binigyan niya ako ng baking soda, hindi na ako nakabili, hindi ako nagastos. Tapos sinundan ko si ano, yung doktor ko, si Dr. YouTube. Sinundan ko siya guys, yung ano, pagtimpla. Ang pagtimpla nito guys, ito yan guys eh, tubig. Lagyan natin tubig guys. Ito, may tubig tayo dito. Ganyan guys, ito isang basong tubig. Ganyan, isang basong tubig yan guys. Ganyan. Tapos ito guys, ibaba natin konti yung camera para mas makita nyo. Huwag lang tumawag. Tapos ito guys, kukuha ka nito. Kukuha ka nito guys. Ganyan. Baba pa natin ulit kasi ano eh, masyadong ano na siya, mataas. Sisya muna guys, i-ano ko muna ito, ganyan. Yan guys, yan, ito yan siya guys, ang ano niya. Ito, baking soda, kukuha ka nito, kasi ano, ang ginawa ko guys, inano ko, ganito kadami guys, kasi gusto kong gumaling agad, ganito kadami, ganyan. Pero ang tama paraan guys, kunti lang, ginawa ko lang yung marami guys, kasi gusto kong gumaling agad. 1/4 of tablespoon lang guys. 1/4 lang siya. 1/4 lang. Ilagay mo siya dito. Tapos ganyan. Tunawin mo siya guys. Tunawin mo siya. With baking soda yan guys. Ha? Baking soda yan. Baking soda. Ganyan. Ganyan mo siya. Tapos, inumin mo to siya guys. Inumin mo. Inumin mo siya. Ang akin lang guys, ginawa ko kagad yun para madali akong gumaling. Nagmamadali ako kasi naawa na ako sa asawa ko. Ganyan.
Pero mas may maganda pa dyan, guys, na ano, lagyan mo siya ng limon. Pero akin, hindi ko nilagyan, pure talaga nilagay ko, guys, pure. Para dati ginamit ko pure lang. Pero mas mabuti lagyan mo siya ng limon para malinis yung buong katawan mo. Linisin niya buong katawan mo. At saka totoo yun sa YouTube, makita nyo yung ano, totoo yun. Akin, dinirekta ko isang ganito. Ininom ko yan, guys. Every morning lang yan, ha, every morning. Every morning, inumin mo siya. Tapos, ang sa inyo, guys, kung hindi nyo kaya, kasi iba talaga lasa niya, guys, para baka hindi nyo makayanan. Pero ito, guys, mas maganda siya pag may limon. Yan, lagyan mo siya ng limon. Ang limon, pigain mo dyan. Yan, pigain mo siya. Nahugas ako ng kamay, guys, ha. Pigain mo siya, guys. Ganyan. Ganyan. Kalahati lang ilagay mo, guys. Kalahati. Ganyan. Pwede din isa. Ilagay nyo. Ganyan. Tunawin nyo yan. Ganyan na siya, guys. Ako, uminom na ako kaninang umaga. Ito, ito yung nilagyan ko. Ito. Nilagyan ko to ng baking soda. Uminom ako kaninang umaga. Tapos ito ngayon, iinom ko tanghali para ipakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, nakakalasan dito. May mga buto. Tanggalin natin yung buto. Nag-start ako kahapon, guys, na ano, ay kaninang umaga, kahapon ako bumili. Kasi naisipan ko, bumili ulit ng baking soda. Para ano naman yung katawan ko. Kasi sobrang ako ng taba, guys. Mga ano na ako, mga 72 kilos. Ako. Ito. Maganda to, guys. Epektibo to, guys. Totoo, epektibo siya. At saka, guys, kung hindi kayo maniwala, pumunta ka sa Argiles, hanapin yung resulta ng ano ko doon, medical, Edgar Atis, Edgar Kamagong Atis. Yun yung medical center, yung pangalan ko doon sa Argiles. Diyan yung medical center ko. Diyan ako ng pamedical na nalaman na may sa Iloilo pa, alam na nila, na alam na, alam ko na na ganyan, pero hindi ko sing ano, nagpa hindi ko niwala, kaya pumunta ako sa Argiles. Diyan pa rin ako, diyan ako pinasa ng agency ko. Kaya ito, guys, inumin mo siya. Pero pag kaya nyo na walang ano, yung walang limon, mas maganda. Pero mas maganda din may limon, inumin mo po siya. Ganyan, guys. Inumin mo siya. Tapos, guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like na lang, share, and subscribe, at paki-share dun sa mga ibang ano tao nagkaroon ng mga katulad ko na may ano dati, chronic kidney disease. Kasi, para makatulong naman tayo sa ibang tao. Pinost ko na yan sa Facebook, guys. Sa Facebook ko dati, maraming nag-comment ganyan. Maraming na-message sa akin. Tapos sabi na, sir, paano mo ginawa yun? Kaya tinuruan ko silang step by step. Sa ginawa ko kasi, guys, dati, inuminom ako ng umaga, tanghali, hapon, kasi nang madali ako makapag-abroad ulit. Kasi 2010, dito na ako sa abroad. 2010 hanggang 18, dito ako sa abroad. Tapos 18, 2000, ano, October. Ah, hindi, hindi pala October, June. Tapos nag-apply ako ulit ng October. Sa unang sabi ko, nag-apply sa Bacolod, nag-medical ako sa Iloilo, nag-ano ako sa Pasig City, nagpa-medical ulit kasi nagpa-ultrasound dahil may kidney stone ako, chronic disease sa kidney stone. Tapos hindi ako niwala, pumunta pa ako sa Manila, nagpa-medical ako doon sa Argiles, ganun pa rin, may chronic kidney disease pa ako. Tapos may creatinine, taas ng creatinine ko. Tapos nung ano, pumunta hanggang nagdumating ako sa mga ultrasound yung sinabi ko kanina, yung mga medical center, yan yung mga witness ko na may ano ako, chronic kidney disease. Tapos yung ano na, ito yung ginawa ko. Huwag nyo gayahin yung ginawa ko na nagmadali ako. Pero kung kaya nyo naman, within, ginawa ko 7 days.
Pero sa 5 days guys, totoo na. Totoo siya guys, maano na yung ano mo sa ano, ito yung magkasama. Ano ng katawan mo? Lilinisin yung buong katawan mo guys nito. Lilinisin talaga. Totoo 'yan. Maniwala kayo dito kasi nasubukan ko na 'to. Kasi guys, kung hindi kayo, hindi ko 'yan nasubukan, hindi kayo ano, hindi totoo 'yan. Hindi pa ako nakapag-abroad ngayon. Baka patay na ako ngayon dahil sa ano ko, sa kidney stone ko, chronic kidney disease. Kaya ako, kung hindi ka maniwala, basta ako, ito yung nakatulong sa akin, yung baking soda, para nakapag-abod ako ulit. Baking soda. Tapos, habang umano kayo dito guys, kung may karamdaman kayo ng mga kidney stone, o iwasan yung baboy, yung mga karne, iwasan nyo muna yun. Iwasan nyo muna. Saka yung mga maasim, iwasan nyo. Para madali kayong gumaling. Ako guys, tiniis ko yun. 2 kutsarang kanin umaga, 2 kutsarang kanin tanghali, 2 kutsarang kanin hapon. Minsan di pa ko kakain. Puro ano guys, puro ano, steam. Steam na ano, ng pitsay. Steam, basta steam lahat, pati yung isda na tilapia, bangos, ini-steam ko yan. Hindi ako ano, hindi ko yung nilagyan ng asin. Para lang sa ano, sacrifice talaga. Yung timbang ko na ano, 69 kg, nagiging 15 lang, 58, nagiging 58 yun. Dahil nag-diet ako para lang makaalis ako, na kadenawa ako sa asawa ko. Para makaalis ako, ulit. Kaya ngayon, andito ako dahil sa baking soda. At saka pag, ano lang, sa pagda-diet. Si Kuya Papo, nagtanong sa akin, boy, paano ka nag-diet? Ba't ang liit mo na? Kuya Papo, hindi mo kaya yung ginagawa ko kasi sobrang sacrifice ko sarili ko. Tingnan nyo yung kinakain ko. Saka kayo, nagluluto ako sa inyo, pero tingnan nyo yung kinakain ko, konti lang. Tapos, umaga. Isa din guys, yung ano, yung balahibo ng mais, yung buhok niya. Para lang, ang totoo nyo guys, para lang yun siya sa bumababa yung, ano mo, yung creatinine. Pababain yung creatinine mo. Tapos, tutulong din siya yung kidney. Makatulong din siya guys, yung ano, yung pang, ano siya sa kidney. Ihi ka ng ihi, pampalinis din sa katawan. Pero ang number one, ito ginamit ko baking soda guys. Guys, kung ano, hindi kayo maniwala, basta ako, patunay na totoo ang baking soda na nakatulong sa pagiging OFW ko. Pasalamat ako sa baking soda. Kung wala ito, wala na ako sa abroad ngayon. Hindi ako makapag-abroad dahil sa baking soda. Dahil siya yung nakatulong sa akin sa pag-abroad ko, sa kidney stone ko. Chronic kidney disease 3B+ stage 3B+ yun ang ano ko sa kidney stone. Kaya natulungan ako, pasalamat ako sa baking soda. Ngayon guys, so, parang gumaan yung pakiramdam ko, minum ako ng baking soda at saka limon. Guys, ang ano ko lang, para naman makatulong sa ibang tao, paki-like, share at ano lang doon sa notification bell natin, pakipindot all na lang. Kasi sa sunod, mag-ano, upload ako ulit tungkol naman sa para anong gamit sa baking soda pa talaga. Kasi maraming gamit ang baking soda guys. Pakilike na lang and share para malaman sa ibang tao, sa mga ibang OFW or sino man yung may karamdaman ng kidney stone na ano natin guys, para makatulong tayo sa mga tao na ano, kailangan nila ng ganitong treatment na hindi na kayo pupunta ng hospital, hindi na kayo bibili ng gamot kasi mahal yung gamot guys, mahal yung magpa-dialysis, mahal yun guys. Ang ano lang, simple lang ito lang guys, paki-share lang, paki-like and share at saka yun sa subscribe mo sa ano natin, notification bell natin, pakipindot lang. Tapos guys, importante i-share nitong video na to dahil para makatulong tayo sa kapwa nating tao, sa kapwa Pilipino. Sa importante talaga sa mga tao to guys, totoo ito. Kaya ito talaga nakatulong sa akin sa pag-abroad ko ulit. Kaya pasalamat ako sa baking soda guys. Kaya guys, yan lang po muna ang video ko. Paki-like na lang, share para makatulong tayo sa ibang tao na nangailangan pa rin ng ano natin, yung tulong sa baking soda sa kidney nila guys, para maano naman natin guys, makatulong tayo guys. Paki-like and share naman guys. Salamat po guys. Hanggang dito lang. Hello mga guys. Ang paggamit ko ng baking soda hanggang ano nang yun guys, hanggang 1 month.
Pero 7 discos yung ginagamit, guys, na ano, umaga, tanghali, hapon. 7 days lang yun. Tapos nung pagkatapos ng ano na yun, ginawa ko kada umaga na lang. Umaga hanggang 1 month. Pagkatapos, guys, nagpa-medical ako ulit para malaman ko kung okay na yung kidney, ano, chronic kidney disease ko, guys. Na stage 3 B+. Kaya pag medical ko, guys, medical ko, clear na ako. Lahat bumaba, creatinine ko, yung acid ko, wala na. Pati yung chronic kidney disease ko, wala na. Nag-decide ako na, kasi yung in-applyin ko una, lipas na eh, hindi na ako mag-ano, hindi na ako pwede doon kasi pinalitan ako ng ibang tao, kaya nag-apply ako ulit. Pero bago ako nag-apply, nagpa-medical muna ako. Tapos nung pagka-medical, okay na, nag-apply ako ulit. Kaya ngayon, guys, sawa ng Diyos, nakaalis ako dahil sa tulong ng baking soda. Nag-apply ako ng ibang ano, mga company, maraming interview dumating nga sa akin. Tapos pinipilian ko lang kung saan yung maganda, maganda, malaking offer. Dito ako pumunta sa DLB International diyan sa ano, sa Malate. Diyan ako nag-apply at saka dito ako ngayon sa company ko. Sa Arasco company. Pero galing ako ng Ismasco, tapos pong dito ako nang interview sa akin Arasco, tapos dito ako naka-assign ngayon sa Arasco, guys. At saka, guys, maniwala at kahit sa hindi, ang nakatulong talaga sa akin yung baking soda talaga, guys, para makaalis ako. Nawala yung ano ko, yung chronic disease ko, guys. Yan ang, guys, ang ano ko sa inyo, advice ko sa inyo. Mag-ano kayo nito, tisin nyo lang sa mga FW dyan, yung mga may sakit na ano. At saka, guys, yung ano pala, guys, yung hindi na na-function yung kidney mo, uminom kayo nito. Wala namang mauli. Mura lang to. 35 lang to sa Pilipinas. Yung mga hindi na na-function yung kidney, uminom kayo nito. Yung ano lang din, yung 1/4 lang, 1/4 tablespoon. Ano, kada umaga, bago kayo uminom ng tubig, kung anong kainin nyo, yun ang pag-ano nyo, paggamit nyo, guys, nito. Yung mga may sakit na ganyan, yung mga ano yan, kidney failure. Yun ano nyo, sabi nila ganyan. Ito gamitin nyo, guys, mag-ano kayo. Ang tawag nitong kada umaga, yung mga hindi na nag-ano yung kidney, nag-function. Kada umaga, gamitin nyo, guys. Tsaka haluan nyo yung limon yung ginawa ko kanina. Yan, guys, ang advice ko sa inyo. At, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, ipakipasan lang po sa mga nangailangan natin ng tulong. Kasi yung mga kababayan natin, yung medyo wala talaga, ang ano natin, ito lang makatulong siguro sa atin, guys, para ano, i-share lang natin siya, i-like and share, and press ang notification bell natin para updated kayo sa iba kong mga tips para dito sa baking soda. Kasi kawawa naman yung mga iba nating mga kababayan na hindi kaya magpagamot, hindi kaya magpa-dialysis. Kaya ang advice ko, guys, yung ano na lang, yung baking soda, mas maganda siya, guys, na magamit natin, makatulong tayo sa ating kapwa-tao. Kasi talagang totoo siya, guys, na siya yung prove ko na, guys. Kaya nandito ako ngayon sa Saudi ulit at dito sa Arasco nakapagtrabaho ulit, guys. Prove ko yan, yung baking soda, guys. Kaya salamat, guys, sa inyong pag-suporta at saka paki-click na lang dyan. Paki-share sa ating mga kapwa-tao, kapwa-Pilipino, kasi para makatulong tayo sa ibang nangangailangan ng tulong tungkol sa baking soda. Kasi yun nga, sabi ko, mahal yung pag-ano natin, dialysis. Yan. At saka marami siyang benefits, guys, ang baking soda. Yung mga chronic disease dyan, pwedeng alisin ng baking soda yan. Kaya, guys, paki-share na lang, like and share na lang natin para ano natin, makano tayo sa ibang tao, makatulong tayo. Kasi ako, yan talaga 100% ang katulong sa akin yan. Kaya andito ako ngayon sa ano. 1 month lang, guys. Okay na tayo sa baking soda. 1 month. Wala na yung ano natin. Yung chronic disease ko, guys. At saka yung asawa ko ngayon, nandun na sa Pilipinas. Nakapinauwi ko na. Kasi andito na ako. Maganda yung trabaho ko. Sawa ng Diyos. Dahil sa baking soda, nakapunta ko sa company din na ito ngayon. Jackpot na. Maganda rin siya. Walang tili yung sahod. Medyo malaki yung sahod. Kahit papaano, makapagpadala tayo sa pamilya dahil sa tulong ng baking soda, guys. Kaya, guys, paki-like and share na lang para makatulong tayo sa ating kapwa. Kapwa-tao, kapwa-Pilipino, guys. Kung sino man nangailangan na tulong tungkol sa baking soda, guys. Kaya, thank you sa lahat.